Sino sa inyo yung gustong makaipon? Tatlong pinakamabilis na paraan para makaipon ka. Number one, para makapag-ipon ka, ay bawasan mo yung mga unnecessary expenses mo. Ano ba yung necessities na tinatawag? Pag sinabing necessities, ito yung mga bagay na hindi mo kayang mabuhay na wala. So for example, hindi mo kayang mabuhay ng normal o hindi mo kayang mabuhay ng maayos kung walang pagkain, walang tubig, kuryente, internet. Actually, internet para sa akin, necessities na yan. Bahay, tirahan, doesn't matter kung sarili mo bahay o nirerentahan mo. Saktong mga damit, kaya ako sinabing sakto kasi pwede mong sobrahan yun. Mga saktong pananamit. And yun yung mga bagay na hindi mo kayang mabuhay na wala. And the rest, para sa akin, is optional na lang kung gugustuhin mo. Like, makabili ka ng bagong sapatos. Pero kung meron ka ng mga bagay na basic needs, yun yung para sa akin, necessities. Yung mga bagay na hindi mo kayang mabuhay na wala. So the rest, yung ibang mga natitira na bagay, hindi na siya necessities. Like for example, kape sa Starbucks, bisyo, gimmick with friends every weekends. So, hindi ko sinasabing masama yun. Okay lang yun. As long as kaya ng pera mo, as long as kaya ng budget mo. Pero kung ginagawa mo lang siya para maging social climber, na ginagawa mo lang siya para may maipost ka lang sa social media, kahit nahirapang-hirapan ka na sa pagtitipid, diba? Kahit na kinakapos ka na, at mas lalong-lalo na, nagkakautang-utang ka pa, hindi na siya maganda. So, cut mo yung unnecessary expenses. Bawasan mo. Kasi, para sa akin, pwede mong gawin yan. Once na nagawa mo na yung ikatlo. So mamaya i-discuss ko sa inyo yung ikatlo. Pwede nyo siyang gawin. Katulad ng binanggit ko, wala namang masama dun. Maliban dun sa bisyo, syempre, hindi maganda sa kalusugan. Pero the rest, pwede mo namang gawin as long as sapat yung pera na meron ka. Na hindi ka nagkakautang-utang, na hindi ka kinakapos. Especially kapag ikaw ay breadwinner, ikaw yung inaasahan ng pamilya mo. Hindi pwedeng naglalaspag ka ng pera. Diba? Hindi pwedeng gastos dito, gastos doon, tapos uutang ka. Kasi yan yung... Kapag ka ikaw nagkakautang-utang, ibig sabihin lang yan ay kulang yung kinikita mo or hindi ka marunong magdisiplina pagdating sa pera. Emotional, damn it! O yung tinatawag na one-day millionaire. No, pagdating ng sahod, hindi mo alam kung saan na napunta kasi pinaggagastos mo kung saan-saan. Where's my money, man? Ha! So, ang pinakamabilis na way para makapagsimula ka na makapag-ipon is magka-cut ka ng expenses. Kasi yung ginagastos mo sa mga ganun, Starbucks, ginagastos mo sa bisyo, ginagastos mo sa mga bagay na hindi naman necessities, pwede mo nang ipunin. Diba? Yun na yung pwede mong ipunin. At yung iniipon mo na yon, pwede mong gamitin pang negosyo. Okay, pwede mo siyang gamitin para mas mapalaki mo. So, yun yung number one. I-cut mo yung mga unnecessary expenses. Ilista mo sa papel or sa smartphone mo, bahala ka. Kung ano yung mga ginagastos mo every single day, pwede ka naman mabuhay kahit wala. Tapos yun yung ikat mo and pwede mo na siyang isimulang ipunin. So yun yung number one. Number two, mag-open ka ng bank account. Kung isipin mo na mabuti, parang napaka... Ano ba naman yun? Anong klaseng yun? Paano naging yun? Sobrang simple lang yung gawin. So sobrang simple, hindi ginagawa ng marami. At yung iba ang iisipin, bakit ako mag-open ng bank account? Wala naman akong ilalagay. So yan yung tinatawag ko na backward thinking. Backward thinking, ibig sabihin, yun, bakit ako mag-open ng bank account? Wala naman akong ilalagay dyan. Kasi para mo na rin sinabi na saka na lang ako mag-gym kapag meron na akong six-pack abs. Saka na lang ako magda-diet pag payat na ako. Or saka na lang ako da-diet pag may laman na ako. Saka na lang ako kakain pag busog na ako. Why? Di ba nakakabobo yung... Saka na lang ako magtatanim pag umani na ako. Ha? And most of the time, ganyan mag-isip ang mga taong mahihirap. Kaya sila nananatiling mahirap. And pag sinabi kong mahirap, hindi yan about lang sa pera. Kasi yung kawalan, kakulangan ng pera, yan ang resulta ng pagiging mahirap. Hindi talaga yun yung pagiging mahirap. Resulta yun. Pero ang pagiging mahirap, nagsisimula yan sa kung paano ka mag-isip. So maraming tao merong ganung backward thinking. Katulad doon. Bata ko mag-open ng savings account, wala naman akong dideposito dyan. Bata ko mag-open ng bank account, wala naman akong ilalagay. So ibig sabihin, hindi ka naniniwala na kaya mong kumita ng malaki. Hindi ka naniniwala na kaya mong mag-ipon. Hindi ka naniniwala na magpo-provide ang Diyos para sa'yo. Pero, dasal ka ng dasal, Lord. Sana kumita ako ng malaki. Lord, sana makaipon ako. Tapos nagtataka ka, bakit walang nangyayari? Kasi ang ginagawa mo, tinuturing mo na genie yung Diyos. Gusto mo, bigla na lang, uulanin ka ng pera kasi nagdasal ka na kumita ng malaki. Akala mo uulanin ka ng pera. Hindi ka special. Asa ka pa. Ang sakit mo namang magsalita. No, hindi gagawin sa'yo yun. No? Pare-pares lang tayong tao dito, pare-pares lang tayo na nabibigyan ng oportunidad. Ang pinagkaiba lang ng maraming tao is ginagrab nila yung oportunidad na yun. Yung iilan, umaasa sa himala. Umaasa na mangyayari na lang na parang genie yung dasal nila. Umaasa na bubukas yung langit tapos ihuhulog yung pinagdarasal nila. Open sesame! Well, I've done all I can do. Walang ginagawa. Batugan.
Hindi ko yung tinutukoy ko, yung katabi mo. So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, mag-open ka na ba ng savings account? Yun ay kung gusto mo makaipon, kung ayaw mo, edi wala. Kasi in the first place, asan mo ipunin yan? Asan mo ilalagay? Itatabi mo, itatago mo sa cabinet nyo? Itatago mo sa drawer mo? Asan mo ilalagay yan? Yung reason kung bakit ko kayo tinuturuan na ganito, na mag-open ka na ng savings account, kung gusto mo makaipon, kasi nagkakaroon ka na ng intention, nagsisimula ka sa pinaka-basic steps na simpleng pag-open ng savings account para makapagsimula ka na mag-ipon. Meron kang intention na mag-ipon talaga kasi nag-open ka nung account na yon. So ikaw, mapipilitan ka na gumawa ng mga paraan para makaipon kasi nag-open ka na nung account. Yun yung first step, okay? Para dun sa mga kabataan, hindi ko kasi alam kung nag-o-offer yung mga bangko ng mga minor na hindi kailangan ng consent ng parents, or kung suportan ka ng parents mo, di magpa-open ka sa kanila. Kung hindi, pwede kang gumawa ng mga simple envelope lang. Yun yung pwedeng mo talaga na ikaw yung magtatago mismo kasi hindi ka pa makapag-open ng bank account eh. So make sure itago mo talaga na walang makakaalam. Kasi baka maya-maya, wala na sa'yo yan. Kinuha na ng mga kasamahan mo dyan sa bahay. Where is it? So yun ang tip number 2 ko sa inyo para mabilis ka na makaipon. Mag-open ka ng savings account para magkaroon ka ng intention na mag-iipon ka talaga. Okay, and finally, tip number 3. Dagdagan mo yung income mo. Dagdagan mo yung kinikita mo. Kasi kahit na gaano katindi at kadisiplina yung pagtitipid mo, meron lang yan certain limit, yung pagtitipid mo. Kasi meron tayong tinatawag na inflation rate. Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. So bumababa yung value ng pera natin. So para mas madali nyo maunawaan, naalala ko nung elementary ako, siguro mga year 2001, 2002. Mga ganyan, or 2004. Basta ganyan, kasi nag-high school ako 2008, nag-first year high school ako. Wala pang K-12 nitong mga panahon na to. Naalala ko, pag binibigyan ako ng nanay ko ng 20 pesos, ang binibili ko, isang piatos, yung maliit, tapos isang 8 ounce na Coke, yung nasa bote pa yung nababasagin. Yung kasi in can na, tapos ewan ko may ganun pa ba, Coke na nasa babasag, hindi ko alam, hindi pa ulit ako nakakita ng ganun. Tapos tatlong boy bawang. Meron pa bang boy bawang? Hindi ko alam eh. Alam ko meron pa din, hindi na ako nakakakain nun eh. So kaya ako nabibili yon sa halagang 20 pesos, kasi yung piatos ay 10 piso noon, yung pinakamaliit na piatos 10 piso. Tapos yung Coke na 8 ounce na nasa babasagin na bote ay 7 pesos, tapos yung boy bawang piso isa, so nakakabili ako ng tatlo. So 10 pesos plus 7 pesos 17 plus 3 pesos 20 pesos. So ganun lang, every time na binibigyan ako ng 20 pesos ng nanay ko, tuwan-tuwa na ako. Tapos manunood ako ng Slam Dunk. Otto! Karada dentay ga sumakta! Sa Channel 7, alas 4 ng hapon or alas 5 ng hapon. So yan yung ano ng mga batang 90s. Sino dito yung mga nakaabot sa mga ganong panahon? I feel so old and in the way. Yun yung ginagawa ko nung elementary pa ako. Pero ngayon, mabibili ko pa rin ba yun? Hindi ko alam kasi hindi na ako bumibili ng ganun eh. Magkano ng piatos ngayon? Kasi parang ang huling nabilhan ko nung bumili ako ng piatos na maliit sa tindahan, parang 15 pesos. Hindi ko na alam kasi hindi na ako nabili ng mga ganyan sa tindahan. Sobrang tagal na hindi ako nakakabili ng mga ganyan sa tindahan. So yun, di ba? 15 pesos. Isipin mo yun, 5 pesos yung naging itinaas ng ano, from let's say 2001, ngayon is 2023, so 22 years. So tumataas ang presyo. Although kung mapapansin mo, medyo kung 5 pesos lang, medyo mabagal naman yung itinaas nun. Pero the rest ng mga produkto, tumataas yung presyo. So ibig sabihin, yung pera natin before, yung 10 pesos natin before, yung 15 pesos natin ngayon, 10 pesos lang ang halaga noon. So yung 10 pesos dati, 15 pesos ang halaga ngayon. So ewan ko kung nagigets nyo ba ako. Basta tumataas yung presyo ng bilihin. Yun pagdating sa inflation rate. So yung value ng pera natin, bumababa. Tumataas nang tumataas yung presyo ng bilihin. Nakakatulong yung pagtitipid sa simula. Katulad yung number one. Kasi yung number one, di ba, babawasan mo yung unnecessary expenses mo. Nagtitipid ka, pero limited time lang yung kaya niyang ibigay sa'yo. Kahit anong pagtitipid mo, kung hindi dumadagdag yung income mo, tas tumataas yung presyo ng mga bilihin, kukulangin at kukulangin ka. Kaya kahit may maipon ka, gamit yung strategy ng pagtitipid, magagastos at magagastos mo pa rin yun. Kasi kulang. For example, dati, hindi ko alam kung anong taon to, 10,000, ewan ko kung sapat na yun sa isang tao sa isang buwan. Hindi ko alam. Depende sa kung saan ka nakatira. Kasi kung saan na probinsya ka nakatira, medyo mas mababa yung cost of living. Unlike sa Metro Manila na napakamahal. Diba, napakataas ng cost of living, lalo na sa Makati. Kaya ayokong umalis dito sa probinsya. Kasi yung ginagastos ko dun ng isang araw, pwede ko nang budgetin ng isang linggo dito sa amin. So, grabe dun. So, depende pa sa kung saan ka nakatira. Kaya kung yung income mo, halimbawa 10,000, dati sumasapat sa'yo, nagkakaroon ng inflation rate, pataas ng pataas yung presyo ng mga bilihin, tapos hindi nadadagdagan yung income mo, di kukulangin ka talaga. Kung dati yung 10,000 mo, nakakabili ka na ng worth ng isang buwan,
pwede ngayon ang nabibili mo na lang worth ng pangdalawang linggo na lang. Tapos dadating yung panahon in the future, isa pang isang linggo na lang yan. Ewan ko nga. Ewan ko ngayon kung kasya yung 10,000 sa loob ng isang buwan para sa isang tao. Wala akong idea kasi nung mga panahon na nag-i-start ako, 1,000 pinagkakasya ko sa isang buwan. Nung mga panahon na mahirap pa ako, no? Pero dalawa kami noon ni Grace. So yun yung ano, yun yung inflation rate. Kaya kahit anong tipid mo, yung tipid mo makakatulong immediately, pero may time limit yan kung hanggang kailan kanyang kayang matulungan. Pero kung hindi ka nag-i-increase ng income mo, hindi ka nagdadagdag ng cash flow, kukulangin at kukulangin ka pa rin. Kaya kahit yung maiipon mo dun sa nanggaling sa mga kinat mo na expenses or yung mga tinipid mo tapos inipon mo, kung hindi ka nagdadagdag ng income, magagastos mo pa rin yun. Ang daming beses mo nang paulit-ulit nag-iipon, pero palagi mo lang rin nagagastos. Yun ang reason kung bakit, inflation rate. So kung hindi mo dinadagdagan yung income mo, wala pa rin mangyayari. Kaya very important na kung gusto mo na makaipon talaga for the long term, kailangan palaging tumataas yung income mo. Dapat mas mataas yung kinikita mo kaysa dun sa itinataas ng presyo ng mga bilihin. Dapat mas mabilis na lumalaki yung income mo kaysa dun sa mga presyo ng mga bilihin. Kasi kapag gano'n, makakaipon ka talaga kasi magkakaroon ka ng tinatawag na excess or surplus. Meron ka talaga maiipon. Kasi kung for example, ang gastos mo lang per month, 10,000, ang kinikita mo, 100. Di ba meron kang 90,000 na surplus na pwede mong ipunin, pwede mong i-reinvest sa negosyo, bahala ka na kung anong gagawin mo dun. So, ganun yung palagi niyong ipa-priority. Kung gusto mo na makaipon, kailangan kumita ka ng mas malaki. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!